Bawat kwento ay hinahabi ng mga pinagtagpo-tagpong pagkakataon. Na tila ba pilit itinatakda ng panahon? Your show, your time, it's Showtime! Great opportunity for me when I started doing Showtime na ipakita kung sino talaga ako as a person. Dito nakita ng mga tao kung gaano ako kabaliw na tao. I feel I was brought closer to the Madlang. Alam ko, Mel, ang show ko that time, ASAP. Tapos mga kinuha ko ni Direk Bobby. Hindi ko alam kung ano yung nakita niya para mag-host. Pero ang sarap lang dahil nakasama ako. Kumbaga, yung katapat natin show, eh, iniidolo ko. Ngayon, kasama mo sila, nagpapasaya. Nung dumating yung Showtime sa buhay ko, yun yung time na, uy, oras na para magseryoso. Hindi na pwedeng banda-banda lang. Hindi ba niya yung buhay? Sapatos! 3 years na kaming kasal ni Jazz. Nagsisimula na kami ng bago naming family. Blessing din sa akin kasi sakto lang yung kinikita namin sa that time. Journey ka sa Showtime, maging isa sa mga hurados ng isang sample taping. Tapos, nung magsisimula na yung totoong Showtime, nung e-ere na siya, in-invite ako maging isang hurado. Natuwa yung Madlang people, natuwa yung management. Ginawa na akong an evictable hurado. Tapos, natuwa sila lalo, naging regular host na ako. Kaya, ayun, and the rest is history. Ang saya. At kasabay ng paglawig ng panahon, kasabay ng pagkilos ng orasan ay ang paglawak ng balangkas, ang pagdagdag ng mga pahina. Nung dumating ang Showtime sa akin, nasa Pilipinas Got Talent at nagpo-promote kami ni Luis. Hurado kami at that time. Parang kinausap ako ni Direk na sabi niya, gusto kitang ipasok sa Showtime kasi gusto ko may kasama si Bong na kabatuhan, kaasaran. Pasalamat talaga ako kay Direk Bobet na ako ang naipasok. Kasabay ng pagdating ng Showtime sa buhay ko, dumating din si El. So siguro lahat ng saya, nagsama-sama, sumabog, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi parang the best things in your life come together. Alam mo talagang God's hand is upon you na the best days are here and they're coming and they're multiplying. Nung dumating yung Showtime sa akin, ang ginagawa ko noon ay paraket-raket lang, nabigyan ako ng chance ng Showtime na magurado muna. Then napakita ko yung talent ko ulit. Sobrang nabago talaga yung buhay. Pagkatapos ng PBB, unang-una talaga guesting ko Showtime. Lumapit sa akin ni Kuya Bong. Sabi mo, Ryan, basahin mo yung speech ko. So, nagbasa ako. Tapos, natuwa ang Madlang people kasi hindi pa ako marunong Tagalog noon eh. Tapos, Monday, ako yung guest kurado. 48 weeks ako nakstay dahil sobrang salamat ako sa Madlang people. Tapos na, burado ako. Kaya akala ko tapos na ako sa Showtime noon. Pero nung burado ako, naging noontime yung Showtime. Tapos, pinaksama po ako ni Direk ulit para host. Hindi talaga ako makapaniwala nung tinawagan ako at sinabi na, oh, mag-Showtime ka. Sa edad kong ito, pinapatawag ako ng ABS-CBN para gawin ang Showtime or para sumali sa pamilya ng Showtime. Sobrang hindi talaga ako makapaniwala. At sobrang thankful ako. Bumabata ako dito sa mga to eh. Bumabata ako sa Showtime. Katulad ng mga nauna ng epiko, ang kwentong ito ay hindi lamang sasaya hinubog. Isuspide tayo, isang pinakamalaking challenge yon para sa atin. Pero kailangan natin mag-produce ng another show kinabukasan. Hanggang kinabukasan po yat lahat, sige. 8 years na tayo. E nalagpasan natin yung pinakamahihirap. The only challenge, I guess, is time. You commit to being on a show. You don't get a weekend off. Even when we had a low point na parang matatanggal ba tayo sa ere, we held on to each other. And nagkapitan kami and we gave each other strength. Lahat ng mga pinagdaanan namin, kailangan mo lang i-accept nga na mag-stick together, kapit lang.
ang pinaka-challenging for the entire Showtime family was the time na naramdaman namin na parang ayaw na sa amin yata nung tao. We felt na hindi na kami yung gustong kasama sa tanghali. Hindi na nila tayo mahal. It was very hard for everyone. It was a very stressful moment. That was the moment na I have to be extra stronger. Ang dami kong tinanggap na bala. Durog na durog ako. And the Lord was so kind to see all the sacrifices na ginawa ng buong pamilya namin. At nakita niya yung genuine intent ng mga puso namin. Yung tamis na nararamdaman namin noong mga unang taon na naging matagumpay tayo, mas matamis yung pinaparamdam at pinaparanas ng Diyos ngayon. Kaya ang sarap-sarap yun ang nararamdaman ko. At ang isang hindi ko malimutan, in a snap, tinanggal yung Showtime. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin. We have to develop something na ipakita sa kanila na hindi tayo gi-give up. Pag nakikita ko yung napapagod kayo, then I feel tired also. So, ano? Ayan, nagigi-emotional ako. maraming salamat for saving my life. Everyday kasi, mahirap pag-maintain. But we will never stop. We will never quit. Ano nga ba ito para sa'yo? Saan nga ba tayo patungo? Keyword for Showtime is really happiness. From us to you to us, forever and ever. I hope I'm still on Showtime. Papasok ka rito masaya. I'm sure lalabas ka rito na masaya. We are all hoping to just be together for a very, very long time. For me, Showtime is love kasi yung love, may happiness, di ba? May family, forgiveness. Showtime is family. Nandito lang ako hanggang sa buhay pa ako at hanggang sa may mga tao pang napapasaya. Happy. Siyempre, Showtime happy. Kahit anong problema mo, talaga happy ka. Well, Showtime's motivating. It motivates you into doing better. Kasi you get strength from the people you work with. Showtime is life. Para siyang sanggol na minsan malusog, minsan may sakit. Showtime kasi produkto yan ng pagmamahal eh. Pagmamahal yan ni Direk Bobet eh. Showtime is a product of love. We will grow old together. We will stay together. We will be happy. Basta always remember, the harder we fall, the higher we bounce. Maraming salamat for staying with us, for believing in us. We will never quit. We will never stop to make you people happy. Madlang people happy. At sa bawat paghalik ng alon sa dalampasigan, sa bawat pag-ihip ng hangin sa mayabong na sanga, malilimbag ang mga bagong letra. At ito ang patuloy nating kwento.